sa mga balitang mayroong pag-asa. Pagsasanay sa pagiging mabubuti at tapat na katiwala. Dinaluhan ng Adventist Local Church Leaders sa Northern Luzon Mission. Convention sa pangunguna ng Public Campus Ministries at Amicus. Idinaw sa Northeast Luzon Mission. 10 araw na Health and Moral Seminar of Voice of Youth. Isinagawa ng mga Adventistang kabataan ng Central Occidental Mindoro District 2. Mga Adventistang kababaihan sa Batangas, magkakasamang pinagpala sa fellowship sa Lipa City. Kids in Discipleship Training, matagumpay na isinagawa ng Lutukan Seventh-day Adventist Church sa Palasan Concepcion sa Riaya, Quezon. Kauna-unahang Pathfinder Induction Ceremony, idinaw sa Mabuhay City Adventist Church, Dasmariñas, Cavite. Adventist Youth sa Oriental Mindoro, sumailalim sa pagsasanay patungkol sa digital evangelism. Training camp na pinangunahan ng mga Sulads Missionary. Masayang learning experience para sa mga batang katutubong buhid sa bundok. Lahat ng iyan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang magatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pagsasanay patungkol sa pagiging tapat at mabuting katiwala ang pinangunahan ng North Philippine Union Conference Stewardship Ministries sa Northern Luzon Mission. Ang nasabing pagsasanay ay dinaluhan ng local church leaders at nagbigay ng mga mahalagang aral at inspirasyon sa kanilang patuloy na pagtatapat at paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Leah Shane Louie. Sa Stewardship Educators Training, nagtipon ang mga district at church leaders upang pagyamanin ang kanilang mga kaalaman patungkol sa stewardship. Ito ay isang espesyal na okasyon na naglalayong magbigay ng lakas at kasanayan sa kanila upang masiguro ang epektibong pagpapalaganap ng stewardship sa kanilang mga komunidad. Matapos ang pahayag ni Pastor Gaspar Rabang tungkol sa kahalagahan ng pagsasanay sa stewardship, binigyang diin naman ni Pastor Jerry Estabilio ang mga benepisyo ng nasabing training sa pagpapalakas ng mga kalahok sa kanilang pananampalataya at paglilingkod. Ang stewardship ay tumutulong para ipisulong ang misyon ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagka-training at pagkakandak ng mga education programs sa ating mga members at sa mga leaders ng ating church. So, ang kahalagahan nito ay yung mga trainings na ginagawa natin sa mga leaders ng ating church ay ating magiging katuwang sila na ma-relay ang mga importance ng stewardship principles, mga practices na ayon sa ating mga fundamental belief para sa mga local churches. Samantala, isa sa mga participants ay nagbahagi ng kanyang personal na karanasan. Malaking bagay po ang aking natutunan sa pag-attend ko sa seminar na ito. Ako po ay muling napalalahanan sa kalagaan ng pagtatapat sa Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala niya, ang pera, panahon, buhay, at ang kalagaan ng isang masayang Kristiyano na naghihintay sa malapit niyang pagdating. Ipinahayag ni Pastor Gaspar na ang kasalukuyang pagsasanay sa stewardship ay hindi nagtatapos roon. Sa halip, ipinunto niya na inaasahan niyang ito ay magiging simula lamang ng iba pang mga pagsasanay sa hinaharap. Pagkatapos itong level 1 ng stewardship educators training ay atin pong isasagawa sa susunod na training upang i-upgrade natin, palakasin natin. Susundan pa ng iba pang pagpupulong ang nasabing training at ang mga kalahok ay inaasahang ma-equip upang maging mga tagapagturo rin sa kanilang mga lokal na simbahan at distrito. Sa pamamagitan ng kanilang pagpapalaganap ng kaalaman at kasanayan sa stewardship, nagtatagumpay ang programa sa layuning palakasin ang kamalayan at kahandaan ng mga individual na maging epektibong tagapamahala ng biyaya ng Diyos sa kanilang mga pamayanan. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Leah Shane Louie para sa Hope Today,
NPUC News. Masayang nagtipon ang mga kabataang Adventista sa Public Campus Ministry and Amicus Convention na idinaos sa Northeast Luzon Mission. Sa pangunguna ng Youth and Publishing Ministries Department, ang nasabing convention ay nagturo sa mga kabataan ng mga aral na nagpatibay sa kanilang pananampalataya samantalang sila ay nagsisipag-aral at namamalagi sa non-Adventist institutions. Si Rendale Lopez ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Ginaganap ang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan ng Amicus dito sa Northeast Luzon Mission na may temang Follow Jesus, Embrace His Mission, Change the World dito sa NELM Headquarters. Ang nasabing pagtitipon ay may layuning palawigin pa ang misyon ni Jesus sa mga kabataang nag-aaral sa mga pampubliko at pribadong universidad. Pahirap ng pahirap yung pagpapalaganap ng katotohanan, knowing na bilang yung mga students sa mga non-Adventist schools is yung challenge ng pagiging asin at ilaw ay talagang very challenging. But despite of all the challenges, it pushes the PCM Amicus to fully depend on God. Ang programang ito ay hindi lamang pagtitipon, kundi isang pagkakataon para sa mga kabataan na matuto, magbahagi ng kanilang mga karanasan, at magtulungan sa pagpapalaganap ng kanilang pananampalataya sa mga universidad. As a part of the Amicus family and an Adventist youth as well and a leader, I encourage the youth not to attend classes during Saturdays. They should be observing the Sabbath seriously. They should be keeping the Sabbath seriously as well as following our Lord. Makikita sa mga mukha ng mga dumalo ang sigla at ang kanilang pag-asang makapag-ambag sa mga magandang hinaharap sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at paglilingkod. Alam ko na pagkatapos ng seminar na ito or convention, ay ang mga kabataan natin ay talaga naman na ma-open up ang kanilang mga isipan. Sana ay pagbalik nila sa kanilang mga schools, uunahin nila ang school nila bilang fieldwork sa kanila. Panalangin namin na itong mga kabataan ito ay lalago pa sila sa pananampalataya kay Kristo. NELM-PCM Amicus, follow Jesus, embrace His mission, change the world! Woo! Tunay nga, ang pagtitipon na ito ay isang hakbang patungo sa mas aktibong paglahok ng mga kabataan sa mga gawaing espiritual. Ito ang tunay na diwa ng mga kabataang Adventista. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Rendale Lopez nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. 10 araw na Voice of Youth o Health and Moral Wellness Seminar ang pinangunahan ng mga Adventistang kabataan mula sa Central Occidental Mindoro District 2. Sa biyaya ng Diyos, ang kanilang nagkakaisang paglilingkod sa Barangay Tuban sa Blayan Occidental, Mindoro ay tagumpay na umakay sa mahigit 20 tao sa pagpapabautismo. Si Daffodil de Dios para sa Balitang May Pag-asa. Ang mga kabataan ng Central Occidental Mindoro District 2 ay nagkaroon ng pangangaral sa pamamagitan ng Voice of Youth sa Barangay Tuban, Bayan ng Sablayan, Probinsya ng Occidental Mindoro, taong kasalukuyan, na may temang For Our Better Future, at si Pastor Jaime D. Guzman bilang speaker. 10 araw na dinaluhan ng mga kapatiran at mga interes ang nasabing pagtitipon. Ito ay naglalayo na magpalaganap ng pabalita ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga aktibong kabataan ng distrito. Sa araw ng Sabat ay nagkaroon ng fellowship ang distrito ng COM2 bilang suporta ng mga kapatiran sa nasabing gawain. Yung preparation na ginawa namin is nagsimula muna sa ministry to seminar and sa house to house. Pagtapos nun, diretso na po sa voice of God. Sa biyaya ng Panginoon, 23 ang naitalang tumanggap sa ating tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo bilang bunga ng nasabing VOY. Kaya ko lang naman po, nagpasya po ako na ganito nga po mukabinyag dahil ano po, nasa tama naman po yung ating pananampalataya sa Diyos. At unang-una po talaga, nasa totoo po talaga, nasa Bible talaga po, biblical talaga po. Na ano, kaya
talaga na naudyok siguro po talaga ako ng Diyos na dito talaga po, dito na lang maglingkod. Ang pagpupulong na naganap ay isang instrumento ng Panginoon upang patuloy na maihayag ang mabuting pabalita ng kaligtasan sa mga liblib na pook at sa mga dakong kanayunan. Central Occidental Mindoro 2, thank you for your faith. Thank you for your dedication. Thank you for your support. And especially thank you for your love. Continue to shine until Jesus comes. I love you all in the name of the Lord. Bilang isang kabataan, tungkulin nating ipagpatuloy ang nasimula ng matatanda sa iglesia upang higit na mas marami pang makaririnig ng mensahe ng Ebanghelyo at mas marami pa ang maakay tungo sa kaligtasan. Mula rito sa Toban Seventh-day Adventist Church, layunin magatid ng balitang maipag-asa. Ako si Daphne D. Diyos para sa Hope Today and PUC News. Masayang nagtipon ang mga Adventistang kababaihan sa buong Batangas sa fellowship na kanilang idinaos sa Bugtong, Lipa City. Ang kanilang pagsasama sa naturang area-wide fellowship ay nagdulot ng mas matibay na relasyon at pagkakaisa sa kanilang pagsamba at mga paglilingkod. Ang kanilang programa doon nasa balitang may pag-asa ni Teresa May Faina. Nagsama-sama ang mga kababaihan ng Batangas sa ginanap na Batangas-wide Women's Sabbath sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Bakas ang ngiti ng halos 500 mga kababaihan ang kasiyahan ng pagkakaroon ng isang espesyal na Sabat na natatangi para sa kanila. Napuno ng awitan at lektura ang programa na may tema Called by God sa pangungunan ng Batangas-wide Women's President, Sister Imelda Beltran. Women in good shape, yan po ang aming tema ngayong oras na ito sa aming pagsama-sama bilang mga kababaihan ng Batangas area upang ang mga kababaihan sa lugar na ito ay lalo pang lumago at magningning ang kanilang mga pananampalataya at matuto sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon dito sa lugar na ito. For the first time ho, kami ho ay super excited, overwhelmed kami sa kasiyahan sapagkat ngayon lang ho kami nagkaroon ng pagkakataon na kami makalabas sa aming iglesia na kami po ay in group. Naging kapakipakinabang ang mga lekturang ibinahagi ni na Sister Chanel Florence Ann Pedrosa na may paksang Safety First, SCLC Women's Department Director Sister Esther F. Adriquila sa paksang Marks of Spiritual Mature Christians at the Art of Friendship at SSD Assistant to the President for Adventist Possibilities Ministries, Dr. Irelene C. Gabin sa paksang Called by God at Entrepreneurship. Ako'y nagpapasalamat na ang ating mga kababaihan, especially dito sa probinsya ng Batangas, ay talagang on the go. Very zealous sa gawain ng ating Panginoon. Ang mensahe ko para sa kanila ay dagdagan pa ang kanilang connection sa ating Panginoon dahil alam naman natin na ang foundation ng ating personal experience ay ang marugdob at ang malapit na ugnayan sa ating Panginoon. At saka lahat ng mga babae binigyan ng Panginoon ng spiritual gifts. So, yung mga spiritual gifts gagamitin natin para sa ikasisiglapan ng gawain at patuloy kayong maging marami kasing mga distraction na pwedeng gawin ang kaaway. Pero manatili kayo sa Panginoon, stay focused sa ating pong mission at magsama-sama tayo na ang gawain ng Panginoon at ang kanyang mabuting balita ay maipahayag natin sa iba't ibang mga tao na ating nakakasalamuha. At alam ko maraming mga tao ang madadala sa paanan ng ating Panginoon sa pamagitan ng inyong commitment at sa paggamit ng mga spiritual gifts. Congratulations sa lahat ng ating mga kababaihan. Natapos ang programa sa pamamagitan ng commitment service kung saan naramdaman ng mga kababaihan ang responsibilidad ng bawat individual sa panawagan ng Panginoon para sa malawakang gawain. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahan, nakatago sa puso ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at papayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Pedro 3:3-4. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Teresa May Faina, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.
Matagumpay na nagtapos ang KID o Kids in Discipleship Training na pinangunahan ng Lutukan Seventh-day Adventist Church sa simbahan ng mga Adventista sa Palasan, Concepcion, Sariaya, Quezon. Ang mga bahagi ng nasabing pagsasanay ay kanilang regular na isinagawa tuwing Sabado sa loob ng halos 9 buwan. Ang iba pang mga detalye tungkol sa Kids in Discipleship Program, balitang may pag-asang ihahatid ni Vanjie Dagos. Matagumpay na nagdaos ang graduation ceremony ng Kids in Discipleship Training sa pangunguna ng Master Guide Coordinator na si Sister Evelyn Sulit kasama ng kanyang mentee na si Vanjie Dagos at ng iba pang mga kasamahan sa Lutukan Seventh-day Adventist Church dito sa Palasan Congregation, Concepcion, Sariaya, Quezon. Layunin ng Ministry ng Kids in Discipleship na may temang I Will Go with My Minors ay upang lalong lumalim ang personal na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pagkatapos ng halos 9 buwan, tuwing Sabado ng hapon, finally ay tumanggap sila ng Certificate of Completion. Purihin ng Diyos sa matagumpay na gawain ng Kids in Discipleship Training dito sa Palasan Congregation, kung saan ang mga Master Guiding Trainings ay nagkaroon ng kalinangan sa kanilang leadership skills na bahagi ng Master Guide Curriculum. Ang gawain ito ay kabahagi ng Kids in Discipleship Training at ang Lutukan Seventh-day Adventist Church. At ang lahat ng hangarin ay upang makapaglingkod sa Diyos. Mga testimony ng Footprints for Kids graduate na ipinahahayag nila ang kanilang mga pag-aaral sa kung saan ay marami silang natutunan tulad ng kahalagahan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, panalangin at mga pag-iwas sa mga tukso at mga pagsubok lalo na sa mga kabataan na tulad nila. Hindi naman nagpahuli ang mga Footprints for Parents and Mentors graduate na nagbigay din ng kanilang testimonies. Idiniin ni Ma'am Esther Fadriquela sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng Kids in Discipleship Training na siyang mahalagang daan sa masusing pag-aaral ng Biblia. Ayon kay Ellen G. White, ay ang mga kabataan ang gagamitin upang ipangaral ang mabuting pabalita sa mga tao. Ang paglilingkod ng ating mga kapatid mula sa Lutukan Seventh-day Adventist Church ay patuloy na masiglang kanilang isinulong ang Kids in Discipleship para dito sa Palasan Company. Tunay na ang Panginoon ay napakabuti sapagkat pinagpala ang mga kapatid na nagsipagtapos. Sangayon sa kanilang mga testimonies, nagpapatunay na sila'y pinagpala at lalong lumago sa pang-espiritual na kalagayan, lalo tigit sa kanilang paglago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Ako ay nagpapasalamat sa ating pamunuan, lalo tigit po sa ating district pastor kay Pastor Rivera, sapagkat sila po ay patuloy na kanilang sinuportahan ang Kids in Discipleship Ministry. Pagkatapos ng mensahe ni Ma'am Esther, ay iniharap sa kanya ang kabuuang bilang ng nagsipagtapos ng kid training. Ang Footprints for Parents and Mentors ay 25, samantalang ang Footprints for Kids ay 17 sa kung saan ay naging masaya nilang tinanggap ang kanilang mga certificates. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Vanjie Dagos, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Idinaos ang kauna-unahang Pathfinder Induction Ceremony sa Mabuhay Seventh-day Adventist Church, Dasmariñas, Cavite. Ang nasabing Pathfinder Program ay katuparan ng panalangin ng mga Adventistang miyembro sa Dasmariñas 2 District at isa sa mga avenue ng paglilingkod para sa mga kabataan sa kanilang lugar, Adventist man o hindi. Ang kwento ng kanilang Pathfinder Ministry tunghayan sa Balitang May Pag-asa ni Kim Baltazar. 46 na mga kabataan ang itinalagang mga bagong miyembro ng Pathfinder at Adventure Club Ministries sa idinaos na induction ceremony ng Phase 2 Mabuhay City Seventh-day Adventist Church, Dasmariñas, Cavite. Sa kauna-unahang pagkakataon, opisyal nang itinayo ng lokal na simbahan ng Mabuhay City Seventh-day Adventist Church ang mga ministeryong pangkabataan sa pamamagitan ng seremonya ng pagtatalaga na may temang Faith First, Adventures Await. Ang programa ay binubuo ng mahalagang bahagi tulad ng candle lighting,
paggawad o donning of neckerchief at deklarasyon ng pagtanggap sa mga kabataan sa naturang mga samahan. Itong ating first induction ceremony na nangyari dito sa Dasmato District is very historic and hindi ito basta-bastang Pathfinder Club kasi this is ministry. I mean, kung inyo mapapansin, numbers of Pathfinders na nag-join sa induction ngayon ay mga hindi Adventist. As a district pastor, my goal talaga is to establish a Pathfinder Club not only in the Adventist setup or context but also for the community. Ministry talaga siya para ma-reach out natin yung mga bata na hindi nakakakilala sa Panginoon. Enero ngayong taon lamang nang mapagpasyahan ng mga miyembro ng iglesia na i-adapt na ang Pathfinder at Adventure Club Ministries. Ito'y pinangunahan ni Sister Maribel Pamor bilang direktor ng dalawang club ang ganitong pagkakataon at bagong kabanata sa kasaysayan ng kanilang iglesia ay maituturing na isang hamon, ngunit higit dyan ay isang dakilang pagpapala. Ito pong Adventurer at saka Pathfinder Club na inadapo ng Faith to Mabuhay City Church ay naging blessed po talaga kami sa program na to kasi tuwing AY namin wala na po talaga natitira sa aming sa aming AY. So naging blessed talaga siya kasi ngayon ang dami-dami na namin tuwing hapon. At nag-i-invite pa sila, parami talaga kami ng parami. Ang ministeryong Pathfinder at Adventurer ay idinisenyo para sa mga junior youth o mga kabataang nasa edad 4 hanggang 15 taong gulang, kung saan ang edad 4 hanggang 9 ay nakapailalim sa Adventurer, samantalang ang Pathfinder naman ay nakalaan sa 10 hanggang 15. Ang dalawang clubs ay magkatulad na nahahati sa 6 na mga klase ayon sa edad. Nakatulong po yung Pathfinder clubs para sa akin na maparapit sa Panginoon dahil po siya po yung dahil po sa Pathfinder Club, marami ako natutunan, like tinaas niya yung confidence ko kasi dati may takot ako sa, may stage fright ako. Dahil po sa Pathfinder, yun po, napataas yung confidence ko sa pagsasalita sa ibang tao. Tunay ngang mahalaga ang mga ministeryo tulad ng Pathfinder at Adventurer Clubs sa ating iglesia para sa tiyak na pagkamit na layunin na ilapit ang mga kabataan sa ating Panginoon. Layuning magatid na balitang may pag-asa mula dito sa Dasmariñas, Cavite. Ako si Kim Baltazar, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Magkakasamang natuto at nakinabang ang mga Adventistang kabataang nagsidalo sa Digital Evangelism Training sa Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Sa pangunguna ng Adventist World Radio, Center for Digital Evangelism Missionaries, ay ibinahagi doon ang mga paraan kung paano gamitin ang modernong digital platform sa pagbabahagi ng magandang balita at salita ng Diyos. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Jeren Latombo. Isinagawa ang Center for Digital Evangelism Training dito sa lugar ng L Heavens Beach Resort, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Nakarinig ng iba't ibang lektura ang mga kabataang Adventista ng Oriental Mindoro patungkol sa paggamit ng mga digital platform sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang mga lektura ay binahagi ng AWR 360, Center for Digital Evangelism Missionaries mula sa Southern Asia Pacific Division. Napaka-importante na matutunan ng mga kabataan yung, lalo na yung paggamit ng digital sa ministry. Kasi unang-una, bata pa sila. So napakalaki ng capability na kaya nilang magawa kasi napaka-talented ng mga kabataan. At yung talent na yon, kung hindi magagamit ng ating Panginoon, ay gagamitin ng kaaway. At kung saan nakikita natin ngayon, napakaraming kabataan ang naliligaw. At sino ang mag-reach out sa kanila, kundi mga kabataan din. So napaka-importante na yung ating talent digitally ay talagang ma-enforce natin sa gawain ng ating Panginoon. Dahil kung hindi, ay gagamitin yun ng kaaway. So napaka-importante dahil talented ang mga kabataan, maraming capability at maraming oras, maraming lakas at yun talaga ang manpower ng ating iglesia. At yun ang gagamitin ng ating Panginoon even in the last days. Higit na pinalago ang kakayahan ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga aktibidad na nakasentro sa iba't ibang kasanayan. Nariyan ang Team Reach, Team Connect, Team Disciple at Team Influence.
Inaasahang magagamit ng mga kabataan ang kanilang mga natutunan mula sa mga speaker na magiging gabay sa kanilang pagpapagamit sa media ministry. Yan. May gagamit ko yung mga natutunan ko dito sa CDE training. Una, sa pamamagitan ng pag-share ko din sa mga ibang kabataan na hindi nagkaroon ng chance na maka-attend dito. And then, gagawa namin ang paraan na lahat ng mga natutunan dito ay may apply namin upang sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Ipinapakita ng gawain ito na malaki ang kapakinabangan sa mga kabataan upang palaguin ang gawain sa digital world, kung saan ang bawat isa ay makikisangkot sa pamamagitan ng paggamit ng kanikanilang platforms upang paabutan ang mga tao ng mabuting balita na talaga namang kasiyasiya sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako si Jared Latombo para sa NPUC News. Pinangunahan ng Adventist Missionaries na Sulads ang isang camp training sa kabundukan ng Sitio Mantay, Barangay Monte Claro, San Jose, Occidental, Mindoro. Ang nasabing pagsasanay ay nagdulot ng mga mahalagang aral at praktikal na kasanayan sa mga batang katutubong buhid na naninirahan doon. Ang kanilang masayang ministry sa bundok, balitang may pag-asang hatid ni Joshua Raven Gonzalez. Isinagawa ang isang camp training na pinangunahan ng mga Sulads Missionary Mindoro Cluster na may temang harapin ng bukas na puno ng pag-asa dito sa Sitio Mantay, Barangay Monte Claro, San Jose, Occidental, Mindoro. Dinaluhan ng mga kabataang buhid ang nasabing aktibidad na nagturo sa kanila kung papaano mag-iepektibo sa kanilang araw-araw na gawain at kung papaano makita si Kristo sa kanilang buhay. So sa pamamagitan ng camping na ito, atin silang tinuturuan paano i-manage ang kanilang time at binibigyan natin sila ng panahon para mag-isip ano kaya yung mga solusyon na pwede nilang gawin at pwede rin nilang i-apply sa kanilang araw-araw na buhay. At bukod pa doon is atin ding dine-develop yung kanilang connection sa Panginoon sa pamamagitan ng counselor's time. Dito po sa counselor's time, nare-realize po nila, tinutulungan po sila ng ating mga counselor na ma-realize kung ano ang parte ng Panginoon sa kanilang araw-araw na buhay at sa mga araw-araw na gawain. Dito matututunan nila yung mga bagay-bagay, yung mga lesson, yung mga realization na pwede nilang makuha sa mga activity na kanilang ginagawa. Sa pangungunan ng mga Sulads Missionaries, nagkaroon ng mga activities na hindi lamang para sa kanilang physical, mental, social na paglago, kundi pati na rin sa kanilang spiritual na pagunlad. Ako natuhudan sa Yami Camping ay magkaisa sa Yami gawain, magtulungan istaw mga nafayong Yami, kito ka mga balay manayak hayo, manyahod, managubdanom at manayakhanon. Sa kabuuan, ang camp training ay nagkaroon ng positibong resulta hindi lamang sa mga kabataan kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid nito. Ang nag-experience ko po sa lugar ng Sitio Mantay, Barangay Monte Claro, San Jose, Occidental, Mindoro ay masaya. Dahil nakita ko po ang mga bata kung gaano kasaya sa ginawa nilang activities. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na kami patuloy na iniingatan at kinagabayan sa mga ginagawang activities. Purihin ang Diyos sa isang matagumpay na paglunsad ng programang ito sa ating mga kabataang buhid. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Joshua Raven Gonzalez nagulat para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila.
Pakinggan ng Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mo ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Kyle Lawrence Gandalera at ito ang Hope Today, NPUC News.